Good day mga kagunting. So meron tayong bagong gugupitan. Ang gupit niya is low fade disconnected undercut. Yan, so basahin muna natin siya para makagawa tayo ng magandang partition. So kaya natin ito inuuna guys, para kahit ilang beses man magulo yung buhok, hindi na tayo maliligaw kung nasan yung partition natin, naka-stay put na siya. So yan, gamit ang aking Kimi Detailer, guguhitan natin siya. Maganda kasi ito pang guhit guys, sagad kasi siya. So yan, makapit pati sa buhok. Yan, nakita natin siya. Kailangan basa yung anit para dumulas yung labaha. Makapit kasi ang anit, so madalas nasusugat yan kapag hindi basa. So yan, dos muna tayo. Gamitan muna natin ang dos para mas madali natin magamit yung 1 tsaka 0.5. Tsaka kung mapapansin mo, palabas yung kuha ko. Hindi ko talaga siya dinidiretso para hindi mabigla. So dyan guys, gumamit ako ng 1. Preparation yun para sa 0.5. Kasi pag 0.5 ka agad, sobrang nipis ka agad nun. So unti-untiin lang natin. Dos kanina, 1 naman ngayon. Yan. Para pag gumamit naman ako ng 0.5, hindi siya malaki yung matitira. So yan, laging palabas lang yung pitik ng kamay. Huwag pasubsob para hindi hindi lumalim yung ano natin, fading. So guys, kahit wala akong guideline, ini-imagine ko pa rin na may guhit akong sinusundan dyan. Hindi ako tumataas baba ng kuha. So imagine niyo lang na may guideline pa rin kayo. So kailangan ng practice para ma-master yan. So keep on practicing lang. So yan, nag-decide ako, tanggalin muna yung mga excess sa taas para lumiwanag muna yung ano, yung buhok niya. Makita ko yung mga dapat ayusin. So kung mapapansin nyo, wala na akong guide dyan. Napaka-konti lang ng pitik ng kamay ko. Hindi ko pinukuha yung mga nasa itaas na. Kumbaga, gumagawa lang ako ng mababang fading. Kasi nga, low fade tayo. So yan, gumamit ako ng 0.5 para sungkitin yung mga itim-itim. Pasensya na kayo guys, hindi kita sa camera. So yan, gumamit ako ng 1 guys, para sungkitin yung mga maitim pa rin. Para makagawa tayo ng magandang fading guys, kailangan matyaga tayo. Yan, patagilid lang po yung kuha. Yung dulo lang ng clipper, yung dulo lang ng kabilang clipper ang dapat na pinangsusungkit guys, hindi yung buong talim ng clipper. Baka maubos yung buhok. Ayan. Ayan. Ayan, palit ng 1.5 para sungkitin yung mga nasa matataas pa. May nakikita pa tayong mga itim-itim. Detailer guys, para dun sa pinakadulo, yan yung pinaka-zero natin area, mababa lang dapat kasi low fade lang tayo. Yan, halos dulo lang yung siniro natin kasi nga low fade. Yan, linisan sa end para bumaba yung buhok. Lumabas yung mga nakaupong buhok. Yan, gupitin natin para maging crispy yung corner. Yan. Langkatahan. Guys, ang pag-aaral ng plangketa, kailangan araw-araw nyo gagawin yan para ma-master nyo yung pagpa-plangketa. Every time na magugupitan kayo, gamitin nyo yung technique na yan para ma-master nyo. So yan, patungo sa inalaki kapag patras ka. Huwag masyadong ibuka yung gunting, konti lang. Kailangan di matulis yung gunting guys para hindi matusok yung kamay nyo.
So yan, ahitan naman muna natin siya para mas mukhang malinis na. Tsaka mas makikita nyo yung mga mali guys pag inahitan nyo. Kung ano yung kulang, makikita nyo. Huwag nyo kalimutang hilahin yung balat guys pag nag-aahit kayo. Para mas madaling ahitin yan, hinila ko yung tenga niya dyan. Para mga, ano, guys. Yan. Hilahin nyo yung balat para hindi masugat. Tsaka kailangan basang-basa yung, lalo na pagwaguhan ka guys, kailangan basang-basa para hindi kumapit yung talim ng laba. Yan, linisan. Kasi malagkit yan. So, sa kabilang gilid naman tayo. The same process din sa kabilang gilid. Yan, number 2. Unang guard natin. Then, sa punta naman tayo sa likod. Using my Kimi 1031. Yan. Makikita nyo, yung hindi ko tinataas talaga, palabas yung hagod ko, yan. Para magumuha ng crispy na kanto mamaya. So yan, makikita nyo yung likod, ayos na siya. Crispy na yung kanto niya, talagang gumuguhit siya guys. Yan ang kailangan para sa disconnected undercut. So yan. So yan, pinaling natin yung buhok sa kabila. Ipapaling natin yan both side. Pag magbabawas tayo, pinaling ko sa kabilang side muna. So yan, paling ulit natin sa kabilang side para ma-ensure natin yung kapantayan nung bawas natin. Ayan. So konting ingat lang sa gunting guys kapag nagbabawas kayo, baka matusok nyo yung mata. Ayan, so inangat ko yung buhok para ma-layered siya. Pag tinaas nyo yung buhok at ginupit nyo guys, automatic layered na yun. Ayan, so nagtitining ako. Tining scissor. Basta nagtulis-tulis na yung buhok guys, okay na yun, tama na yun sa tining. Doon yung malalaman pagka okay na yung pagkakatining nyo, pagkatumulis na yung itsura niya. Kaya kailangan mas maganda kung basa pag tinining nyo para makikita nyo nagdidikit-dikit siya, tumutulis. Tutuli siya. So yan, basahin natin ulit para makita natin yung forma niya, kung maganda na ba siya kapag nilagyan ng pomade. So yan, nag devil's cut ako. Makita nyo guys, pinakita ko yung suklay, naka level yan sa baba niya. Ganyan ang pagka devil's cut guys. So yung gilid niyan dapat naka level sa baba. Yan, nakatutok sa baba, makita nyo yan o. Nakatutok siya sa baba. Ganyan ang pagde-devil's cut guys. So yan, hilahin nyo yung balat kapag nagka-ahit kayo guys, katulad ng lahi kong sinasabi, para hindi kayo makasugat. Pag di nyo inihila guys, mas masusugat yun. Konting ingat lang guys sa noo kasi medyo madali masugat kapag sa nag-aahit sa noo. So dahan-dahan lang talaga. So yan, dine-devil's cut, pinapantay ko yung devil's cut sa kabilang gilid. Sinisilip ko yung kabila, kung pantay ba sa kabila yung ginagawa ko. Yan. Kaya pa tigil-tigil ako kasi sinisilip ko yung kung pantay ba yung ginagawa ko guys. So yan. Kwentuhin nyo naman yung ginugupitan nyo para hindi siya manaiinip guys. Pangitiin nyo siya. Ayan. Kasain natin para makita natin kung tama na ba, sakto na. So yan, may kita nyo guys. Binabalikan ko pa yung umikot pa ako ulit para tingnan kung may mga na-miss pa ako na mga dapat gawin. Sinusubok ko ng tini yung mga nakikita ko na medyo maitim pa. Sabi ko nga sa inyo guys, kapag ka umulit kayo ng tingin sa ginawa nyo, marami pa kayong makikita. So, yan. Yan, binoblower ko na siya dyan, guys. Ayan.
Pag gusto nyo may volume, unahin nyo sa ilalim ng pag-blower. Ayan. Kung gusto nyo umangat yung buhok, unahin nyo patuyuin yung ilalim. Ayan. Para umangat yung buhok. Sa likod naman, ayan, sa harap. Lagyan natin ng pomade. So yan guys ang finished product. So sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. At sana mag-subscribe kayo para maging update kayo sa mga susunod kong video. At kung may comment kayo guys, huwag kayong mahiya mag-comment kayo. Para ma-inspired naman akong gumawa ng maraming video pa. Maraming salamat mga kagunting. See you next time para sa aking mga susunod na video.